Ito ngayon ang napakalaking fitna na ito ay propesya na dumating na ngayon na nakikita na natin. Dahil sa pamamagitan nito, nagkakaiba-iba, nagkakawatak-watak. After all, at the end of the day, who will judge me? Tell me then, is Prophet Muhammad will judge me? No, he will also be judged. He will be also recounted over deeds. Me, I, you, all of us, we will be recounted. We will face Allah subhanahu wa ta'ala. هُوَ الَّذِي يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فِي هَذِي الْأَرْضِ. He is the one who will judge each and every one of you. In the day of judgment, that no one can save you except the one whom Allah will bestow His mercy and His grace and His, and His guidance. Wala. Oo, ang Hudyo, mga Kristiyano, mga sumasamba sa mga nilalang ng mga ibang mga tao, mga ribulto, kafir sila. Maliwanag yan. Sinabi ng Quran. Pero ang tao na pumupunta sa masjid, nagdarasal ng 5 beses isang araw, umiiyak sa Allah, napakabuti sa tao, sasabihin mo na kafir? Ito kasi ang nagpapahiwaywatak sa atin. Nagkakaiba-iba tayo ng kuro-kuro. Nangyari na ito sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Anong nangyari sa kanya? Ba'da ghazwatu Allah. Ghazwat fi Tabuk aw ahadul ghazwa. Falamma intaha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hada hadithun tajidu fil Bukhari, makikita ito sa Bukhari. Nasabi ni Abdullah ibn Umar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadakum illa la yusalliyanna ahadakum al-asra illa fi Bani Quraidah. Ho mga sahaba, lilipat tayo, alis tayo doon. Walang magdadasal sa inyo, sabi ni Propeta Muhammad, ng waktong asar. Pinalipat ko kayo, umalis na kayo, pumunta na kayo doon, maliban na lamang na dumating kayo sa lugar ni Quraidah. Isang village sa mga grupo o tribo ng Quraidah. Dumating na ang asar. Yung iba, mga sahaba ha, sahaba, nagsaksihan nila, nakita nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung iba, dumating ang waktong asar, nagpray. Sabi ng mga iba sa kanila, hey bro, kumbaga sa panahon natin ngayon, bro, ano ba? Di ba sinabi ng propeta, alis sa Makkah, lalakumu Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyan na ahadakum illa fi Bani Quraidah. Walang pagdarasal ng asar, doon tayo magdasal sa Bani Quraidah. Sabi ng mga iba, hindi, oras na ni, wakto na ito ng asar eh. Propeta siya, oo, pero ito pag-uutos ng Allah. Pag-uutos ng Allah na pag dumating ang oras, magdasal ka. Gumamit sila ng ijtihad. Subhanallah, mga sahaba, gumamit ng ijtihad. Oh, lamma sallal asar, yung iba pinaniwalaan si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinunod nila, they followed the command of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Why the other group, they prayed there. Yusalluna fi tariq, nagdasal sila sa daan. Falamma alima Rasul sallallahu alaihi wasallam, natuklasan ni Propeta, ibinanggit sa kanya, usugo ng Allah, yung sinabihan mo na walang magpray, yung iba nagpray doon, hindi kanila sinunod. Nagalit ba si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanila? Hindi. Allahu Akbar. Tama sila at tama din kayo. Ang mga ano dito ng mga pantas ay magbilis kayo sa inyong pagpunta para hindi kayo gabihin, para walang mangyari sa inyo. Nagpabilis. Pero hindi sinabi doon na launahi, na ibig sabihin bawal, haram, na magdasal ng asar. Tinamong ijtihad na paggamit nila. Si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, sa kapanahunan niya, dumasing sa kanyang isang lalaki. Sinabi niya, usugo ng Allah, anong hukom dito sa ganito? Sabi niya, punta ka kay Abu Ja'far o punta ka kay Ali ibn Abi Talib. Sa time na yun, o si Muawiyah, sa isa ibang mga sahaba. Pumunta siya, ano po ang hatol niyo dito? Sabi, bakit? Sabi niya, kasi sinabi ni Umar ibn al-Khattab sa ako ay magsusumamo sa inyo. Naghatol sila. Naghatol sino? Si Ali ibn Abi Talib o si Ja'far? Nung paghatol nila doon, ilang panahon nakita si Umar at saka yung taong yun. O anong hinatol sa iyo ni Ali? Doon sa sinabi ko, ito pong hinatol niya nila, silang dalawa. Sabi ni Umar ibn al-Khattab, mumiti! Sabi niya, wallahi, kung yan ang hinatol niya sa iyo at ikaw, ako, ang sa oras na yun na ako nagumatol sa iyo, iba ang hatol ko sa kanila. Allahu Akbar! Umar ibn al-Khattab, hakim, adil,
Walang propeta sa buhay ni Propeta Muhammad at sinabi niya kung meron lang maging propeta si Umar ibn Khattab dahil sa dunong at talinong at tapang niya. Pero hindi siya propeta. Pero anong sinabi niya? Kung ako ang napapili, hindi ko kukunin yung sa kanila. Mga kapatid, what is the key? Iba-iba tayo ng kuro-kuro. Iba-iba tayo ng pananaw. Pero huwag tayo humusga at huwag tayo magbigay ng paratang sa ating kapwa na ito ay maaari siyang magbago. Maari siya ay mawalay sa ano. Panghawakan natin. Maari iba-iba tayo, pagkaisa tayo sa pananampalataya, sa tauhid, sa turo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa mga tao, kayo ng mga nunuot o kayo ng mga Muslim, seek knowledge. Lahat tayo mag-aral. Saliksikin ang tama. Kasi hindi mo pwede maano ang tao sa kung anong pinapaniwalaan at anong pinaninindigan niya. Di ba? Hindi mo siya dun mawalay.